actually playing an important role in this file. Don't be kabida, pero importante yung role na ginagawa. Oo nga po eh, parang yung talagang ano eh, parang ang hirap ng talagang experience ko na yun na movie, pero masaya. Kasi ang una bakit mahirap kasi nga, wala akong experience sa acting. Sa first time ko gagawin yung frontal talaga, papakita ko lahat. Eh sabi ko nga, simula to, nung ako sa kusina yung movie na to, ibigay mo lahat. Kasi iba kasi to eh, si Joel Lamangan to eh. Kaya pag si Joel Lamangan, alam naman natin ang mag-okay, worded yan. Talagang yung mga bawat na niya, may magawa talaga. Kaya sabi ko, kung ano man ibibigay na role sa akin, wala akong ibang take doon kung di accept. Hindi ako mag, parang hindi ako magko-complain. Sinabi ko yan talaga sa manager. Frontal na erected? Yes, frontal. Walang ano. Talaga makikita nyo doon yung mga bed scene. Talaga, ang maganda kasi, panoorin yung uncut version. Kasi yung uncut version doon yung makikita lahat. Kasi paglabas nga doon po sa, kanyari, online or Netflix, meron ng kinat na yun. Saan nagagaling yung nakasalub mo? Ayun nga yung kinagpunitataka ko eh. Hindi ka ba na, hindi siya ba, paano nakakaya? Okay. Kasi nung, di ba sa budget naman, kailangan nakabikini kami. Siguro doon ko na lang kinuha yung lakas ng loob ko, experience ko before. Dito naman kasi talaga iba. Nudity talaga yun. Talagang, kasi wala ka talaga. Yun, siguro yun. Pas experience ko kung paano yung, siyempre sa budget kasi marami nanonood. Kaya siguro nawala na rin yung tiya ko. Nagdagan ko pa ng pagpapadyan, kailangan confident ka. Yun hindi yung pasok sa isip ko. Kaya nung sinabi ni Direk, hubad talaga kami lahat. Lalo lang ako, pag, eh ako yung may ano dun eh, na talagang mga puro bed scene kasi yung ginawa sa akin. Si Sean kasi ang pinaka-bida rito, di ba? Yes po, po. Pero okay lang ba na parang pinakita mo na halos lahat samantalang hindi naman ikotro yung bida sa pelikula? Ay okay lang po, wala pong problema sa akin yun. Ito talaga nga, ito blessing ko ito maging sa akin. Totally kasi hindi talaga ako yung Kyle. Meron talagang gaganap na ibang role na Kyle. Ang isip ko lang doon yung konti lang talaga. Parang kumbaga, napadaan ka lang na role, ganun lang. Pero after ano, parang November 3 kami mag-start. November 2 tumawag sa kanya manager. Tumawag ko sa kanya si Sir Joe. Then si Sir Joe lamang nga kasi yung unang gaganap na Kyle sana, merong limitation. Sabi niya, ayaw, nag-set ang standard si Sir Joe lamang na kailangan ganito. Eh ayaw ng manager nun, saka hindi kaya nung artist na yun. Kaya nagnamili sa amin. Mm-hmm. Eh nung tinanong ako ni Naimek, go ako. Kasi anong ko lang eh, simple lang itanong ko eh, Nay, kung gagawin ko ba to, magiging successful tayo, sa magiging maganda to, gagawin ko. And yeah. I heard din acting workshop na tayo. Oh yan, ay Tita Ruby. Pero bago yung nag-acting workshop ko ay Tita Ruby, nag-set na ako noon. Parang hinabol lang on that day kasi parang wala akong shoot noon. Kaya sabi ko, ang bilis, sobrang bilis na doon eh. Yung pinractice namin, Tita Ruby, may mga nakuha akong idea, siguro mga 10% kasi hindi lahat papasok eh. Mga tinuro niya eh. Lalo na yung ibang expectation mo yung gali ni Kyle doon sa sinasabi ni Direk. Kasi yung sinabi ni Direk, ibang-iba sa pinractice namin ni Tita Ruby. Kaya ang laki ng adjustment ko. Doon ako din hinahirapan sana siguro yung mga bed scene, siguro yan. Saka siguro yung hiya ko na hiya sa tao yung ginagawa ko. Minsan tinatawanan na nga lang ako ng mga ano eh. Yung mga cameraman eh. Hindi ko na kausap namin si Joed. Oh. Inamin niya daw na muntik na maging kayo. Yes, opo. Bago pandemic, pero binasad mo siya. Oo nga po. Before pumasok. Binasad mo raw siya, totoo ba yun? Totoo po yun. Kaya sabi, kaya yung mga nagsasabi siya, natanggap ako ng decent proposal. Hindi ko pinasad. Totally kasi, Sir Joed kasi meron siyang online, parang online patent. Si Naimik kasi, hindi pa ako hawak ni Naimik, pero nirarakit niya na ako. Parang namimili lang si Sir Joy kung sino yung, kasi nga, dahil pandemic, void, parang gusto niya lang gawa ng budget, pero hindi niya, siya lang mamili kung sino mananalo. Eh, napili akong manalo ni Sir Joy, sabi niya, ibag na yan, sa next episode na lang yan. And pinili yung isang hawak din ni Naimik. Parang nangyari, siya to Sir Joy, kasi nga, at least, sisend ko yung mga picture na, sexy picture sa kanya, yung mga previous budget. Tapos alagyan kami, ito siya na ganyan. Sabi niya nga sa akin, mapagawa nito yung bahay ko eh. Pero may naramdaman ka na yung ay, chatting. Ay, oo, nag-chatting kami. Parang sabi niya, parang ano niya, gusto niya ako, ano. Parang gusto ko ni Sir Joy. Pero inano ko siya na parang, time na yun, talagang may girlfriend talaga ako din. Hindi talaga ako naasa sa ibang tao. Honestly, hindi ako naasa. Kaya, si Sir Joy, so kakabreak mo pa lang pala. Pero inano ko, diba? Siyempre naman, dapat naman may girlfriend. Kaya, oo, yun yung time. Pero di ba sabi mo kanya single, kaso kaka-break mo lang? Opo, single ako this year lang, March. Sad naman. Pero Ricky, curious kami, paano ka nag-start sa pageant?
sa pageant po, ayun, nag-start ako ng pageant yung second year college ko sa PMMS na. Sa PMMS school ko, sa Rotar. Doon nanalo ako ng second runner up. Then after that, may naka-discover sa akin hunter. Nilabang agad ako ng national, nagulat ako. Mga pori na kalabang ko, Mr. Ecotourism Philippines. Sa ginaganap sa pag-upod. Yung Hanas, doon, 2016 yun, nag-start ako ng pageant. Doon, nag-tuloy-tuloy na yun. Doon sa, nalo ko sa pageant sa school namin, yung nilaban ako sa parang naas ko yung sport para like NCRAA, or UAP, ganun. Doon ako nanalo ko ng rampa lang. 21 school kami nanalo ko ng title. Then, other year noon, pag-graduate ko, sumali ako ng Ginong Calabarzon. Doon ako nagsimula talaga, nagkaroon talaga ng title sa pageant. Then after noon, 2000, Ginong Calabarzon ko, 2018 eh. Nung 2019, gumabana uli ako ng Mr. Global Philippines. Ganap sa Hiyas Convention sa Bulacan. Then, blessing naman nanalo ko. Then after noon, kasi na yung mag-title doon sa yung ilalaban sa Mr. Global Philippines. Yun, hanggang sa yun. Gumabana ako noon September, last year, 13 to 27 kami. Hindi ako nag-title kasi top 16 lang ako. Hindi ko na-expect na ganun pala katatangkad yung mga foreigner talagang mga kalaban. Nag-in-enjoy ko lang. How tall are you? 5'10. And siguro pang-apat ako sa pinakamaliit doon. Dati mga 6'4, 6'7. Ano na lang kayo? Anong height niyo mga pang-ano kayo? Naging... Pero sa far experience ko doon sa Mr. Global, sobrang saya. Sobra yung mga... Kahit until now, pag-chinat ko yung mga kaibigan ko nalang, si USA, si Brandex. May connection kami kasi yung first roommate ko, si US. International. O si Brandex Cruz. Yan. Then, naging best friend ko doon si Thailand, si Hong Kong, sino pa yung mga kaibigan ko doon. Basta pag once na-chinat ko sila, nagre-reply sila sa aggressment. Pero ano yung feeling ng nire-represent mo yung Philippines, hindi lang yung sarili mo? Sobrang saya po kasi sobrang pride ko sa sarili ko na talagang dream ko yon na makapag-compete ako mag-represent ko yung Philippines sa international party. Kasi nakita ko yun doon sa kayo, parang na-inspire ako nung meron ako si, naging kaibigan ko siya na lumaban siya ng Mr. Global din. Pali ako successor niya lumaban siya doon. Nanalo siya sa national, lumaban siya international. Sabi ko sa kanya, nung lalaban pa lang Ginong Calabarzon, siya yung ambassador doon. Sabi ko. Sa isip ko lang sila sabi na, ako na magsasot next year ng sash na yan. So, yun, just hanggang clean name mo na. Oo, clean ko na. Kasi nung clean ko na talaga. Kasi basta may gusto ako isang bagay, talagang nagpupursige ako. Bawa, may laban ako. Pag yun, talaga nag-workout talaga ako ng todo. Nag-aaral ako ng rampa. Lahat yung pinaghahandaan ko. Kaya, so far, lahat naman ng hirap ko pag mayroon akong budget, magiging masarap kasi nananalo. Ano yung binigay sa'yo regalo? Ano ba? Kamusta mo sa amin yung bahay? Ako yung bahay po, malaki po yung bahay. Nakabite siya. Ilang square? Gawa na? Gawa na yun, upahan lang. Bali, marami lang kasi Sir Dwight, pinagtanapit, may marupit kasama yung mother ko. So, gusto ko naman ng mama ko yung bahay kasi okay. At sa nirendo siya na 120 square meter. Oh, malaki. Tapos ano? Tatlong bedroom. Magkano yun? 5M. Umupa okay naman. Dinagdag din yung yung talent fig para maibay din sa bahay. Which is yung mga dinagdag nila, yung binibigyan nila sa Beckham Trabuwa naman. Para sa mga susunod na movie. Pero hindi ba pupunta sa inyo yan? Hindi ba yung rent home? Hindi po yung rent home. Parang for 1 year. Kasi pinaparush nga po ni Sir Joy kasi pinapanat niya po ako ng bahay. May mga pinakit ako sa bahay. Masarili sa'yo na. Sana. Sabi niya, huwag yan. Parang ayoko niya dito. Parang ayoko kita dyan. Gusto niya kasi yung secure. So far naman nilipatan namin sa Bilibisyon. Okay na okay. Security okay. Ayun nga, kahapon galing po kasi yun para makita niya yung ginagawa. Pero Ricky, you're super fit. Ano yung mga regimen mo? Kasi walo lang yung parapol na lang natin kasi hindi magkakasya. Okay